Isang malakas na sampal ang tila nagpabalik sa akin sa katotohanan mula sa isang napakagandang panaginip. Ang mga nanlilisik na mata ng aking asawa ang nabungaran ko sa aking pagising. Lasing na naman siya, kaya naman handang-handa na naman ang kanyang mga kamao sa pananakit sa akin. Napapikit na lamang ako nang tumaas ang isa niyang kamay. Inaasahan ko na ang malalangkas na sampal na muli niya ipagkakaloob sa akin. Kaya naman otomatikong yumakap ang aking mga braso sa aking sinapupunan. Ngunit imbis na sampal, hinablot niya ang aking buhok sa kanya ko hinila pababa ng kama. Halos madapa ako dahil na rin sa bilis ng kanyang paglakad. Hindi ko malaman kung ano ang aking hawakan, ang nasasaktan ko bang ulo o ang maumbok kong tiyan. Sa kusina niya ako dinala, pabalian niya akong pinitawan at saka itinulak sa sakalan. Walang iya ka? Pagod na pagod ako sa kusina at umaasa ko na may nakahandang pagkain sa hapag, pero ano ang aking nadatnan? Di ka man lang nagsaing babae ka, mas inuna mo pa ang matulog. Gigil na sigaw niya sa akin, kaya naman napatingin ako sa wall clock. 8:30 na pala. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata. Napasarap ang tulog ko. Pasensya ka na. Magluluto na ako. Maliko ka muna habang inihahanda ko ang papagkain mo. Nangangatog na ang aking buong katawan dahil sa pinaghalong takot at sakit ng kalamnan. Siguraduhin mo lang na nakahanda na ang pagkain ko mamaya pagbaba. Kung hindi, malilintikan ka sa aking babae ka. Wala naman akong nagawa kundi ang tumango na lamang saka mabilis na kumilos kahit na masakit pa ang aking buong katawan dahil sa ginawa niyang pananakit kahapon at ngayong gabi. Agad akong nagsalang sa rice cooker na sinaing, saka ko naman hinarap ang pagluluto ng ulam. Ilalaga ko na lamang ang manok na nakita ko. Tutal naman, paborito ito ni Darren. Maya't maya ang ginagawa kong pagtingin sa orasan. Mabuti na lamang at may katagalan sa pagliligo ang asawa ko. Nagbabakbad pa kasi yun para ma-relax ang katawan niya. Hindi rin naman kasi biro ang minanan niyang posisyon mula nang mamatay ang biyanan ko nang dahil sa heart attack. Dahil daw sa nagawa kong kasalanan at kahihiyan sa pamilya. Hindi ba't ang sabi ko dapat nakahanda na ang hapagpagbaba ko? Halos mabitawan ko ang hawak-hawak kong soup dahil sa pagsigaw niya. Mahibilis pa sa alas 4 kong ibinaba ang bowl na naglalaman ng ulam. Sunod naman akong kumuha ng kanin sa kaagad iyong inilagay sa mesa. Napansin kong inilapit niya ang ulam saka kumuha ng konting sabaw. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang pagbato niya sa akin ng maliit na bowl na may laman pang mainit na sabaw. Napahiyaw ako sa sakit gawa ng pagtama sa akin ng babasag yung mangkok at sa sobrang init ng laman nito. Sa totoo lang, naiiyak na ako pero hindi ko ito gagawin sa harap ni Darren dahil lalo lamang siyang matutuwa kapag nakikita niyang umiiyak ako sa harap niya. Kaya naman kahit matindi ang pananakit ng balat ko na natapunan ng sabaw ay pinilit ko pa rin na huwag magsialpas ang luha sa akin mga... Kinagalit mo ba talaga ako? Bullshit! Walang lasa yung inihain mo sa akin. Napapikit na lamang ako sa narinig kong yun. Dahil sa pagmamadalito ko kanina, hindi ko na natimplahan yung ulam. Sandali lang aayusin ko, yun ang sabi ko. At huwag ka nang umalis. Pigil ko sa kanya nang makita kong tatayo na naman siya. Baka kasi umalis na naman siya ng bahay at ilang araw na namang hindi umuwi. Tanga na kong tanga, pero hindi ko maiwasang malungkot kapag hindi ko nakikita ang aking asawa, kahit alam ko na may inuuwian siyang iba. Agad kong binuksan ang kalan, saka kumuha ng asin at konting paminta. Yun lang naman ang inilalagay ko sa pagkain na inahanda ko para sa kanya. Ayaw niya nang may iba pang nilalagay katulad ng bechin. Nung minsan ay nawaglit sa isip ko at nalagyan ko ng bechi ng iniluto kong ulam, katakot-takot ng pambabato at hampas sa braso, ang mga inabot ko mula sa kanya. Kaya naman, mula ng araw na iyon ay tinanggal ko na yun sa kusina.
Hindi naman nagtagal ay natapos na ako sa aking ginagawa. Kabisado ko na ang panlasa ng asawa ko. Kumuha muli ako ng ulam, saka dahan-dahan inilapag din sa mesa, pero hindi ito kumilos. Alam ko kung ano ang gusto niyang gawin ko, ang pagsilbihan siya. Ipinagsandok ko siya ng kanin saka ulam. Pagkatapos ay sinalinan ko ng tubig ang isang baso at ang isa naman ay juice. Kahit na mahapdi pa ang paso ko, ay patuloy pa rin ako sa pag-aasikaso sa kanya. Tila ba ako isang katulong dito sa bahay na to? Bahay na kung saan kami magkasamang nangarap na bumunang isang masaya at malaking pamilya. Pero mukhang malabo na mangyari yun, lalo na at sarado na ang isip ng aking asawa sa kung anumang pagpapaliwanag ang nais kong sabihin. Kakalungkot lang, tila isang bulang naglaho ang 5 taon naming pagsasama dahil lamang sa kasinungalingan ng ilang tao. Kasinungalingan mas pinili niyang paniwalaan kaysa sa akin na asawa niya. Lumayo ka sa akin. Sa susunod, huwag kang magsusuot ng mga ganyang damit. Lalong lumalaki ang galit ko sa'yo. Islap! Gusto ko nang tumakbo sa guest room kung saan ako natutulog. Kinikilabutan ako sa talim ng tingin na ibinigay sa akin ni Darren, lalo na sa umupo ko dyan. Isang medyo hapit na sando at shirt lang kasi ang suot ko. Kaya naman halata na ang magtatatlong buwan kong dyan. Kahit anong pilit ko na siya ang ama ng aking pinagbubuntis, ay matigas ang paniniwala niya na ibang lalaki ang dapat managot sa sabat. Wala na kasi akong maluwag na damit na kayo kung sabi ko sa kanya. Hindi ko na problema yon. At kung pinahihiwatin mo na kailangan mo nang bumili ng bagong gamit, wala akong pakilam sa'yo o dyan sa anak mo sa ibang lalaki. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Hindi lang yun, Darren. Magpapacheck up din kasi ako. Nilakasan ko na ang aking loob. Isang beses pa lang kasi ako nakapunta sa doktor. Hindi ko na alam kung maayos pa bang lagay ng baby ko. Kailangan ako mamonitor ng aking doktor dahil mayroon akong apas. Hindi naman kasi sapat na ibinibili ako ng gamot ng kapatid na babae ni Darren. Na alam ko namang labag din sa kalooban nito. Hindi nito nais na tutulan ang utos ng kanilang mama. Kaya wala na itong nagawa pa. Isa pa, nais ko rin makasigurado na ligtas ang bata, lalo na sa ginagawang pananakit sa akin ni Darren. Saan ka kukuha ng pambayad sa doktor? Sa akin? Angkapat talaga ng mukha mong babae ka. Hindi ako maglalabas ng pera para sa mga taong naging dahilan kung bakit namatay ang papa ko. Tandaan mo yan. Kung nakakamatay lang ang tingin, ay kanina pa ako tumamba sa kinatatayuan ko. Pinagpatuloy niya ang pagkain matapos niya akong pagsalitaan ng ganun. Hindi na ako sumagot pa dahil baka mag-init na naman ang ulo niya at pagbuhatan na naman ako ng kamay. Nagmamadali akong umakyat sa guest room dahil naninikip na ang dibdib ko. Gusto kong umiyak para man lang mabawasan kahit papaano ang sakit na nararamdaman ko. Nasasaktan ako sa mga sinasabi niya tungkol sa akin, pero ang mas nakapagpabigat ng loob ko ay lantaran niyang disgusto sa batang dinadala ko ngayon. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na siya lang ang lalaki sa buhay ko, pero sa paniniwala niya ay nagsisinungaling lamang ako. Iniyak ko na lamang nang iniyak ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Sadya kong isinubsob ang aking mukha sa ulan para hindi marinig ni Darren ang aking pagtanga. Pinalipas ko muna ang 1 oras bago ako bumaba uli para sana kumain. Tiyak kong nasa silid na si Darren at nagpapahinga na, pero nanlumo ako nang wala ako nadat ng kanin at ulam sa kusina. Tinapo na naman niya ang sobrang pagkain. Nakita ko yun sa basurahan. Sa tuwing mauuna siyang kumain ay ganun ang ginagawa niya. Kaya naman madalas ay nakakatulugan ko na lamang ang gutom. Hindi na rin kami nadadaan sa grocery. Ang mama niya ang nagdadala ng supplies namin dito. Hindi man siya nagpapakita ng kahit anong emosyon sa akin, ay alam kong sinisisi niya rin ako sa pagkamatay ng asawa niya. Kaya hanggat maaari ay dumidistansya din ako. Ipinikit ko sandali ang aking mga mata para pigilan ang luhang nagbabantang kumawala sa mga to. Nahihirapan na ako sa sitwasyon ko.
Gustuhin ko mang umalis ay hindi ko magawa dahil wala naman akong ibang mapupuntahan. Nasa probinsya ang mga magulang ko at nakakatanda akong kapatid. Ayoko na rin maging alalahanin pa sa kanila. Check naman ako maganda na kahit papaano ang pamumuhay nila doon. Ibinagay ko kasi lahat ang naipon ko mula sa pagtatrabaho sa isang restaurant nung ikinasal kami ni Darren. Nakapagpundar na si nanay ng maliit na kainan sa bayan at si tatay naman ay patuloy pa rin sa pagsasaka sa lupang minana niya sa lola at lolo ko. Mahawak ako sa akin dyan nang maramdaman ko ang pagkalam nito. Wala na rin kasing akong stock na biskwit o kung anong mang makakain sa cabinet. Bukas pa ang punta dito ng mama ni Darren, kaya bukas pa ito magkakalaman. Wala na akong choice. Kung hindi ito ang gagawin ay baka manghina ako ng tuluyan at lalo pang mapahamak ang baby ko. Dahan-dahan ang ginawa kong paglapit sa basurahan kung saan itinapon ni Darren ang pagkain. Pikit mata akong kumuha doon at dali-dali kong isinubo. Hindi na ako nag-abala pa na kumuha ng kubyertos. Ang mahalaga lang sa akin ay malamnan ang kumakalam kong sikmura. 5 subo lang ang ginawa ko. Tama na siguro yun para mapanatili ang katawan ko na nakatayo. Agad ako naghukas ng kamay, saka ko na hinarap ang pinggan at basong iniwan ni Darren sa lababo. Nang matapos ako doon, patakbo akong umakyat sa silid na inuukap ako at dumiretso ako sa CR para magsipilyo. Nasusuka ako sa ginawa ko, pero wala naman akong maaaring gawin kundi yun. Hindi ako maaaring lumabas ng bahay para bumili ng makakain. Pag ginawa ko yun, malamang masasaktan naman ako. May mga CCTV ipinakabit si Darren sa halos buong bahay. Saka wala rin naman akong pambili. Mula kasi na ikasal kami ni Darren na nabibigay sa akin ng panggastos, natigil lamang iyon ng ilang buwan pa lamang ang nakalip. Nang matapos ako sa pagsisipilyo ay nag-shower lang ako sandali at nilagyan ng ointment ang aking balat na tinamaan niya mainit na sabaw. Pansin ko unti-unting pagpagsak ng aking timbang. Ang mga pasa sa iba't ibang parte ng katawan ko ay halata pa rin. Hindi na nga ako nawalan nito dahil sa araw-araw na pananakit sa akin ang asawa ko. Isang malalim na paghinga na lamang aking nagawa habang hinahaplos ang mga braso ko. Napapagod na ako. Pero hindi ko kayang iwan si Darren. Mahal na mahal ko siya. Kung kinakailangan maranasan ko ito hanggang sa huling sandali ng aking buhay para lamang maniwala siya sa akin na gagawin ko. Isa pa, nag-aalala ako sa kanya. Wala mag-aasikaso sa kanya kapag umalis ako. Dahan-dahan ko nang inilapat ang aking likod sa malambot na kama. Gusto ko na magpahinga. Dahil ay bukas check na may panibagong pananakit na naman ang matatanggap mula sa aking asawa. Abangan ang chapter 2.